Ito yung bago ngayon. Kasi mas malaki siya, guys. Walang binabayarang townhouse fee, walang binabayarang condo fee or apartment fee. Ayan, duplex din yan. So, kumaliwa lang kami para makita niyo yung iba pang itsura dito ng mga bahay. Ito, luma na to. This is an apartment building. Nakita niyo, lumang-luma na siya. Box type pa siya. Para siyang apartment, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya puno. Siguro magto 2 years na yan. Lagi siyang for sale kasi nga, bad yung market ngayon. Tsaka napakamahal siguro ng place. Ganon? Excited maglakad eh. So ito, maglalakad kami ni Mami. Kasi kailangan nila maglakad sa umaga. Lalo na ngayon, haircut day nila. So kailangan maglakad sila twice ma. Kasi sa haircut nila, hindi sila makakatae tsaka ihi doon. So ngayon, mahangin guys. Pagpasensyahan nyo na ako, medyo mahangin tong vlog na to. Pero this way na rin, para may pasyal ko na rin kayo. Ano ba itsura ng labas ng bahay namin dito? Sa bahay nila, Brian. Akala ko, chubby lang talaga ako. Napalit ko yung lens, akala ko masyadong exposed. So, ito yung itsura niyang Calgary ngayon sa labas ng bahay ni Brian. Sige, galim ihi. So, tapos ang ihi. Eh, kick, 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 kick. May pa-kick pa, di ba? Lahat tayo, guys. Ganito yung tsura ng mga bahay dito, guys. So, mga luma na yung community ni Brian eh. Mga more than, ano na to, mga 60 years old. So, yung mga bahay dito, medyo luma na. So, may mga bahay dito na bago, more on duplex. Makikita natin yan pag kumaliwa tayo mamaya. Pag kumainan pala tayo mamaya. Duplex siya. Medyo mahal. Nasa $600-$700 per unit yung bentahan nila dito. So ito yung itsura ng mga bahay dito. Mga gameplay lang guys. Ito yung itsura ng mga bahay dito, ganyan. Nakaliwa tayo, kanan tayo. Dito. Ito, yan, ganyan. So ayan. It's officially summer na sa Canada. So medyo mainit talaga the last few days. Lalo na kahapon, sobrang init guys. Ito. So habang naglalakad at alam niyo naman tayong maggawa, so sabihin niyo na lang ako, diba? So hopefully you guys are all doing fine. Medyo okay na ako. May appointment ako next week sa aking ENT specialist. And hopefully is matanggal na namin itong bukol ko sa leeg para in case na mag-inflame siya o maging septic ulit or magkaroon ng infection ay hindi na ako ma-hospital. Si Gigil, hindi ko na patatayo, hindi. Nabangan ko siya. Gigs, you're too far! Naku, si Gigil tumae. Kaso si Gigil hindi doon, nasa gilid. Kunin ko yung pick-up point time. So, diyan si Gigil tumae sa kapitbahay, nakakaya. Sa Canada, bawal kang mahapahawak. Ikaw dapat nakukuha ng tain ng iyong mga dogs. Kaya meron kami yung mga dalang mga poo bags. So, ganito yung itsura. May mga inyong nag-request sa akin ng turko raw sila sa aming street eh. Yan yung itsura. So, ito try ko mag-nap mamaya. May nag-lost dog oh. Nakalagay dito. Lost cat pala. Lost cat. Small exotic short hair. So, kung nakita nyo yan guys, ito yung number to call. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga duplexes. Ito yung bago ngayon kasi mas malaki siya guys. Walang binabayarang townhouse fee, walang binabayarang condo fee or apartment fee. Ayan, duplex din yan. Ito, para siyang duplex pero single siya actually. May maliit na hatian sa gitna. May nagbebenta pa rin siya. For sale siya ng ilang years na rin tong first sale. Siguro mga less than a year. Itsura niya sa labas guys. Hindi ko alam kung magkano ang presyo nito. Yan ang itsura. So kumaliwa lang kami para makita niyo yung iba pang itsura dito ng mga bahay. Ito, luma na to. This is an apartment building. Nakita niyo lumang-luma na siya. Box type pa siya. Napaka-konti ng kanyang mga windows. Tapos hiwala yung kanyang
garage, pero hindi ko alam, I doubt it. Siguro hindi nila ginagamit yung garage nila. Kasi tinan mo, oh, hindi siya paved. Tapos nakalabas yung kanilang mga bins. So, tapon ko lang tong tae ni Gigil. Ako, tamatay na si Kimor. Tae na rin. Perfect timing na dito kung sa basurahan. So, si Mami, pipick upin niya lang yung tae ni Kimor. Ayan. Ano naman ang buhay namin. Tatapon lang namin siya dito sa mga bins na to. So, yung bins namin dito, sa mga hindi nakakalam, blue is for recycle, black is for general garbage, and then green is for biodegradable. Yung, ano ba yung green, ma? Biodegradable ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Science kasi yun. Hirap ako sa science eh. Ano ka ba? Ba't nag-nurse ako? Ayan guys, ayan pa itsura ng mga apartment dito. So, may nakapaskal sa kanila eh, for rent pa rin. Ito rin, parang kapareho din siya ng stall dito for rent. Mini Cooper, ganda ng sasakyan guys. Kasi plate number niya, kung mapapansin niyo, wala siya sa harap. Ang plate number namin dito sa, ang plate number namin dito sa Canada, sa Calgary, is nasa likod lang siya. Sa likod lang. Tapos meron kaming, eto, etong mga, ano pa tawag dito? Parang, ano tawag dito? Townhouse? Hindi siya townhouse eh. Para siyang apartment, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya puno. Siguro magto 2 years na yan, lagi siyang for sale kasi nga, bad yung market ngayon. Tsaka napakamahal siguro ng place. Tapos meron dito, ayan, katabi niya is napakaliit na apartment din. Sana sa pinagbenta niya na lang. Kasi napakaliit niya. Diba? Mahirapan siya i-develop. Tapos ito is church. Manipis yung kinuman ni mamang poo bags ito. Ma, so dalawang bag na lang natitira kami. Hindi pa kami nakakalayo. Lima to eh. Lima hindi na lang ni mami. Dalawa baby. Ay, Gigil kanina tumain na, diba? So dalawang bag agad yung nakuha namin. Yung ginamit namin agad for Gigil. Tapos si Kimmer nakaisa. So tatlo na agad yung nagamit namin. Kasi naman si Gigil kung tumae, once a day lang. Tapos yung tae niya, taing tao, yung anlaki. Diba? So guys, ito pa yung mga bahay dito. Ito, may itong bahay na to, may pool to sa labas. Tapos meron siyang, kung papansin nyo guys, yung mga bahay dito, wala siyang gate. Tulad yan, entrance agad. Ito, duplex yan guys, entrance agad siya. Tapos may mga stop sign dyan. Very, very, very quiet yung neighborhood. Tapos, ayan. Diretso lang tayo. Mahilig sila sa mga trees dito. Kung makita nyo, very, very green yung place. Kaliwa naman. Nasasaya na guys kung medyo mahangin. Alam ko medyo mahangin. Wala pa kasi akong wind muff. Wala pa tayong budget mabili nun. Kasi medyo, alam nyo na, kailangan i-prioritize natin yung dapat bilhin sa muna. Ayan, another duplex na yun naman guys, bago yan. Puro duplex nga. Ito, lumang bahay. Malaking lupa niya, block gate. Yung walkway, lumang bahay ulit. Kanya lang siya. So guys, kamaliwalan tayo, ito na yung street na papuntang bahay ni Bina Brian. Ito, pinagbibenta yung bahay na yan, single, hindi, duplex din yata yan niya. Duplex din yan, pero napakalaki niya guys. Tapos ito, inukay lang nila yan, malaking, bungalow na bahay. Parang bahay nila Brian na lumang-luma na, pero tatayuan mo siguro yun ang townhouse. Kasi napakalaki ng lupa niya oh. Ilang townhouse din ang may tatayo dyan, siguro mga 5 or 6 with garage. Ganyan. And lumang bahay ulit dito. Mahilig sila sa mga trees, pine trees. Yan kasi
di mo na kailangan ng masyadong maraming tubig dyan. Tsaka nakaka-survive sila kapag snow. Tapos meron dito parang modular house na medyo mahal din. Ako, daming aso. Grabe oh. Modular house dyan, ayun o, nakita niyo yan. Townhouse yan, per unit is nasa $700. Ito yung sinasabi kong bahay kanina guys oh. Townhouse yan, pero may binabayaran silang townhouse fee. Mukha siyang maliit, pero pagpasok mo guys, napakaganda niya sa loob. Tsaka mukha siyang pangit sa labas, pero okay lang naman siya. Tapos meron siyang detached na garage dito sa gilid. Pero hindi naman nila nagagamit guys, kasi napakaliit. So nagpapark sila sa labas din. Ako, yung laking aso nun ma, ingat ka. So malapit na tayo sa bahay. Ngayon, natatago kami ni Mami sa kotse dito. Kasi may malaking aso dun, guys, oh. Pero mabibet naman yung aso. Ang problema kasi namin, ayun, oh. Ang liit na nagpapalakad sa kanya, makatangay siya. Tsaka problema kasi, si Kimo tsaka si Giggle, they get very agitated kapag nakakad sa ng other dogs. Ayan. Ali ka na. Go. Ready? So, nagtago lang kami. Pinadaan lang namin. Uwi na ulit.